Alam niyo na ba na may laro na araw-araw nating ginagawa? Pero unfortunately, karamihan sa atin ay di naintindihan ito dahil na rin siguro sa tagal na natin itong ginagawa. Kaya iniisip na natin na alam na natin lahat tungkol dito. Pero kahit ganun pa man, at marami pa rin ang natalo sa larong ito. Yes, ang pinag-usapan natin ay pera. Ang paghandol ng pera ay tulad ng isang laro. At tulad ng bawat laro ay may mga rules ito na dapat nating sundin. At dahil maraming tao ang di masaya sa kanilang financial position, kasi karamihan ng tao ay di naintindihan ang rules ng laro ng pera. At tulad ng ibang laro, kung di mo naintindihan ang rules, din matatalo ka. Ano ang rules ng pera na dapat alam natin? Ito ang pag-usapan natin sa video natin ngayon. Kung okay lang sa'yo, pakiclick ang subscribe button sa ibaba para may update ka kung mag-upload kami ng bagong video. Maraming salamat po. Tara na, umpisahan na natin. Number 1, money does grow on trees. Malamang kabaligtaran ang natutunan natin. Pero sabi nga sa librong The Money Tree, money does grow on trees if you want the right seed at the right place. At kung di mo susundin ang ganitong perspective, magiging mahirap ka habang buhay. Di mo naman kayang magtrabaho habang buhay para sa iba, di ba? Kaya nga kailangan mong magtanim ng mga puno na namumunga ng pera para sa iyo kahit wala ka o natutulog ka. Pero di ganun kadali yon. Tulad din ng pagtatanim ng mga real nga puno, ay kailangan mo itong alagaan kasi di naman ito mamumunga overnight. At may mga puno na inaabot ng 10 o minsan 20 years bago mamunga. Pero once na namumunga na ito, ay tuloy-tuloy na ito. Same with assets. Kapag nakapagtayo ka na ng business o may sapat ka ng investments, mag-generate na ito ng pera kahit wala kang ginagawa. Wow! Number 2, ang pera ay tulad ng isang babae. Kung may gusto kang babae, liligawan mo ba siya agad? Hindi, di ba? Kasi karamihan ng babae ay di naman attracted sa iyo. Mas interesado sila kung ano ang mai-offer mo sa kanila. Mas madali kang maka-attract ng babae kung formal kang manamit at smart kang manalita, which is represent success. Tulad din ito ng pera. Nandoon ang pera kung saan may value. The more value you create, the more money you will generate. Kaya instead na mag-focus ka to create more money, bakit di ka mag-focus in creating more value? Kasi it will eventually will result to more money regardless kung employee or employer ka. Number 3, it's not how much money you make but how much money you keep. Kahit kumikita ka ng 1,000,000 per day, pero nasa 999.999 ang bayarin mo araw-araw, wala ka ring marating, di ba? Kasi the moment na di ka nakapag-produce ng 1,000,000 per day, then game over. Kahit gaano pakalaki ang kinikita mong pera, naubos din naman ito sa mga gastusin mo, ay wala ka ring maitabing pera. Maraming tao ang gustong maging doktor, engineer, o lawyer. Kasi malaki ang kinikita nila buwan-buwan. Pero karamihan din ay walang naitabing pera dahil na rin sa expensive lifestyle nila. Kaya mas gugustuhin ko pang kumita ng 10,000 at may tabi ang 5,000 kaysa kumita ng 100,000 na walang may tabi o naipon. Number 4, ang pera ay dapat laging in action. Ang pera ay dapat laging gumagalaw. Pwedeng tumaas o bumaba ang value kahit di mo ito ginagamit dahil na rin sa tinatawag nating inflation. It's either pagtrabahuin mo ang pera para tumaas ang value nito o hayaan mong bumaba ang value nito over time. Kaya dapat ay marunong kang mag-invest ng pera mo. Di mo matutunan ito sa pamamagitan lang ng panonood ng YouTube videos.
di mo naman kailangan ng special talents para mag-invest, pero dapat ay may patient ka. Kasi ang tanging paraan to make money work for you at maging financially free ay sa pamamagitan ng investing. Number 5, never play the game you don't understand. Ang daming nagtatanong sa akin kung paano mag-invest o saang company pwedeng mag-invest. Di na ang typical na sagot ko ay mag-invest ka sa company na naintindihan mo. Pero karamihan ng sinasabihan ko nito ay nagagalit at sasabihan ako na di mo siniseryoso ang tanong ko. Seriously, ang pag-invest ay di joke at tulad din ito ng pagsisimula ng isang negosyo. Tanungin nga kita, magsisimula ka ba sa isang business dahil lang sa sinabi ng mga kaibigan mo na magandang business iyon? Siyempre hindi, di ba? Unless na may idea ka sa mga bagay na iyon at naintindihan mo. Otherwise, sayang lang ang oras at pera mo. Kaya kung ayaw mo magsimula ng business na di mo maintindihan, eh bakit mag-invest ka sa isang bagay na di mo naintindihan? Ang masama pa dito ay karamihan ay nag-invest sa isang company dahil sinasabi lang ng isang expert sa YouTube na good investment yun. Kung totoo nga yun, di sana ay nag-focus na lang siya doon kaysa ubusin pa niya ang kanyang oras gumawa ng videos. Tama ba ko? Bakit ba siya magawa pa ng video sa YouTube na maganda naman ang business na sinasabi niya? Yan ang pag-isipan, mga kaibigan. Huwag kayong maniwala kagad. Minsan may makita tayo na magsabi na naging milyonaryo na daw siya dahil doon at gusto niya na bibili ka sa kanyang program para maging milyonaryo din kayo. Ay nako, huwag kayong maniwala dyan. Kung totoong maganda ang business niya, bakit gusto pa niya na sasali ka para makapira siya sa iyo? Wow! Number 6, huwag mong ipaalam na may pira ka. Marami ang mahilig magyabang, lalo na sa mga social media, na marami silang pera para mapakita na mataas na ang social status niya. Pero ang problema kasi ay ang pera ay parang magnet. All of a sudden, ang mga tao ay magiging mabait sa iyo kasi karamihan ay may gustong maambunan ang pera mo. Of course, feeling mo ay respected at loved ka ng lahat. Ang masama pa ay lahat ay gustong umutang sa iyo at di ka babayaran kasi marami ka namang pera, di ba? Huwag ka magalit na hindi ka binabayaran kasi marami kang pera eh. Kaya kahit may pera ka, 2 o 3 million pesos pa or marami pa, stay humble at huwag mong ipaalam sa iba na may pera ka para walang umutang sa iyo, pare. Okay ba? Ito ang 6 na most important roles ng pera na alam ko. Kung gusto mong maging financially free, i-apply mo ito sa iyong sarili. How I wish na may nagturo sa akin ito noong nasa 20s pa lang ako. Siguro, milyonaryo na ako ngayon. It's your time ngayon, kaibigan. Alin sa mga ito ang nagustuhan mo? I-comments mo sa ibaba. Sana may natutunan ka sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong video namin. Mag-like at comments at i-share mo na rin itong video sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood.